Hello, friendship. Good afternoon. Mayroon tayong mga friendship, storytelling, through the life story. Mga friendship, mayroon akong nakilalang katulad kong bading. Dito siya sa Taste Cross nakatira. Oo. Siya yung pangalan niya si Rizal. Pero bading siya. Rizal siya pero bading. Di ba may mga street dog, mga street animal, yung palaboy-laboy lang ng mga aso, may mga galis, may mga walang galis, may nakawala galing sa mga bahay. Nandiyan lang sila sa kalye. Yun si Rizal, nagpapakain siya ng mga asong ligaw. Nilalapitan niya, mayroon siya mga daladalang pagkain, mga ulam. Nangihingi siya sa mga karinderya, yung mga tira-tira, yung hindi na nakain ng mga customer, nilalagay lang sa sa basurahan, in case na ilagay sa basurahan, kinukuha niya sa mga karinderya. Ayan, mga maliliit lang na karinderya, kasi yung mga restaurant hindi naman niya nagtatap ng mga basura sa labas. Sa karinderya, hinihingi niya sa mga dinadaanan lang niya. Kaya yung mga pusa, pinapakain niya, mga aso. Oo. Mayroon naman siyang trabaho, yung napapataya siya ng mga ending, ganun. So, may time pa siya na mangulikta ng mga pagkain sa aso, mga pagkain na tira-tira. So, nakilala ko siya sa naging friend kami, ganun. Yan. Bading siya, pareho kami. Oo. Na hindi naman ako nakipagkaibigan masyado sa mga socialera ng mga bading, kasi siyempre tinitingnan mo rin yung mga ka-level mo. Hindi ka naman pwede makipag-anuhan na siyempre yung mga ka-level up lang, yung mga katulad lang, mga squatter lang naman ako nakatira. Yung may love story ng Pinay at saka Koreano. Na ganun sila, siguro nagkaigihan sila, nagka-relationship sila. Pero yung Koreano, ang mama niya nandiyan nakatira sa Ayala Alabang Village diyan. Bali yung may lahi silang mayaman, kasi pag nakatira ka sa Ayala Alabang, mayaman talaga yan, di ba, sa basta tumira diyan. Dahil mahal yung mga property dyan. Ngayon, yung isang Pinay na from Visayas, Leyte, or Waray. Siya matapang yung Waray na babae. Nakagusto sa kanya yung Koreano, tapos siguro nakapag-decision sila na mag apartment, rent ng apartment dito sa Taste Cruise, sa dalawang palapag na apartment. Diyan sila malapit sa harap ng Dali Grocery. Dati diyan siya sa harap ng Dali, yung apartment diyan na unang unit, doon sila nakatira. Ngayon, hindi sila magkasundo. Noong una, sweet sila yung Koreano at saka may kotse sila, mayroon silang maganda ang kalagayan nila, kasi siyempre anak ka ng mayaman na Koreano, mga
Hindi naman lahat ng Koreano mayaman, pero siguro mayaman yung nakuha ng Pinay. Kaso lang, yung Koreano, ubod naman ng ano, pangit ang ugali. Oo, sinasaktan niya yung Pinay. Oo. Eh, yung Pinay naman, lumalaban yun. Oo. Siguro, araw-araw siguro sila sisigawan sa apartment. Konting bagay lang, nagsisigawan sila, nag-anuhan sila. Sila palaging parang ano, pusat aso sila, nag-aaway lagi, nang ganyan-ganyan, sigawan, parang bulabog sa mga ano, mga kapit unit na nangupahan doon. Nirereklamo sila, tapos may aso sila, pero wala silang anak. O, kasi mga first timer para silang magka-relationship. Siguro na magkakilala lang sila tapos nagkaroon na kagad sila ng ano, relationship. Hindi nila kinikilala yung isa't isa nila. Kaya humantong sa ganun. Ngayon, yung babae, talagang matapang siya. Ayaw niya magpatalo doon sa Koreano, yung Pinay. Pag galit yung ano, yung Koreano, galit din siya. Inahamon niya ng ano. Kung saktan siya, sasaktan din niya yung Koreano. Talagang matapang yung ano, yung kababayan nating Pinay, ayaw magpatalo. Kaya humantong sa breakup nila, hiwala yan. Umalis yung Pinay, walang dinala mga ano, yung mga dalalan niya, mga gamit, mga alahas, mga ano, yung mga bigay-bigay ng Koreano, yun lang dala niya, pati pera, yun dala-dala. Ang Koreano, hindi ano, nang balot-balot na, yung mga ano, yun, yung kotse, hindi niya dinala kasi hindi naman marunong mag-drive yung ano, yung Pinay. Yun, hinakot niya pabalik doon sa ano, sa Ayala Village yung ano, yung mga gamit na mga pondar nila sa ano, pagsasama nila. Ngayon, mayroong ano, mayroong aso na ano, aso na from Korea yata yun. Iniwan lang nila doon sa bahay na yun. Ngayon, may naglinis na boy na nakita na yung aso, payat na, wala nang kinakain. Ngayon ano, nilabas nung boy ng ano, wala na yung mga Koreano, malis na. Malaki na yung aso, pagalagala rin siya sa ano, pagalagala siya sa kalye, kasi subdivision yung TS Cross. Diyan lang siya sa ano, kanto nakatira yung aso. Ngayon, 'di ba si Rizal, yung kakilala kong bakla, napapakain siya. Pinapakain niya yung ano, aso na iniwan ng mga Koreano at saka Pinay na naghiwalay. Siya ang nagpapakain sa asong ano na iniwan. Doon lang sa kalye natutulog ang aso. Ngayon, yung aso babae, kulay puti siya. Ngayon, yung aso nabuntisan siya ng lahi ng ano, mga pag-alagala na aso. Tatlo ang anak niya, ano, puro patay lahat kasi nangayayat yung ano, aso eh. Ngayon, yung pangalawang anak niya, ano na siya, hindi na niya nakayanan yung ano, yung aso na ano, patay din, tatlo din, anak. Namatay na yung ano, alaga ng mga Koreano na. Yung ano, alaga ng mga jowa na naghiwalay. Namatay na. Pero inalagaan pa rin siya ni Rizal dati. Once na ano siya, na-rescue siya, inalagaan naman siya ng ano, na kababayan natin si Rizal na ano, bakla na mahiling magpapakain sa mga aso dahil maunawain siya. Oo. Kaya yun, nalungkot si Rizal kasi yung bakla Rizal na ano, napapakain, hindi na niya makikita dahil namatay na yung aso. Oo.
Thank you very much, guys. Yan ang true to life story na sinishare ko sa inyo. Bye-bye. God bless.